I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out, I'm escaping, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, all the past is everything we want. So make us who we are. So I'll dream, I make you real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go. Turn into gold, and we'll dream impossible. Hi guys, yan po yung left side part ng blower kung saan nakadikit yung suction cover para sa pag-drill natin ay pantay-pantay ang resulta sa lahat ng holes para sa mga bolt na ilalagay natin mamaya. At tingnan nyo po guys kung paano siya mag-drill gamit ang press drill na may drill bit na 6mm diameter. Kung nakikita nyo guys, nilalagyan niya ng water para maiwasan ma-burn yung ngipin ng drill bit upang tumagal gamitin. Ito na po yung blower body guys, di ko nakuhaan ng video kasi malubat yung camera. Kung makikita nyo guys, nakadikit yung suction cover na naka-temporary tack weld. Dahil gagawa po tayo ng daanan ng hangin gamit yung oxygasol cutting. Pagkatapos mag-cutting guys, i-full weld muna natin yung blower body gamit yung 1/8 diameter 6011 electrode.
Pagkatapos ni Full Wheel guys, kailangan po natin yan i-feathering gamit yung angle grinder. Pagkatapos ng pag-cutting, pag-full-weld at pag-feathering ay pwede na natin tanggalin yung suction cover dahil naka-bolt seating naman yan. Note guys kung bakit inuna ko muna yung pag-cutting at pag-full-weld bago tinanggal yung braze at suction cover to minimize distortion. Kasi kapag na-preheat yung metal, siguradong gagalaw po yan at ma-disalign. At kapag na-disalign, ay siguradong magkaroon ng trouble between blower body at impeller. Next guys, i-fix na natin yung reducer cone na ginawa ko para sa suction cover. Guys, kung may natutunan kayo sa mga video ko, please like, share, comment, subscribe, and don't forget to click the notification bell para mas updated kayo sa mga panibagong video ko na pwede nyo i-apply sa bahay.